What's up sa inyo mga master? So today's vlog, meron tayong tanggap na naman si Mouse. Nakaraang na vlog natin si Mouse Logitech na wireless. So ito naman gagawin natin, itong si InPlay na gaming mouse, no? So ang trouble daw nito, sabi ng ating may-ari ay umiilaw naman siya, pero hindi siya nagpa-function. Ayan, kung mapapansin nyo, sinaksak natin yung kanyang ilaw. Yun, binabasa naman si mouse. Pero, hindi siya nagkakaroon ng yan, USB not recognized. Yun ang lumalabas sa kanya, no? So, yan yung susolusyon na natin ngayong araw na to. So, umiilaw, good. Good yung supply na itong 5 volts. At yung kanyang negative, good. Pero, yung kanyang mouse indicator or cursor ay hindi gumagana. So tara, umpisa na natin itong vlog na to. At kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like and share, and hit mo yung notification bell dun sa bandang kaliwa. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po sa inyo lahat. Yun, magsi-16K na tayo. So tara, buksan na natin itong InPlay mouse gaming. Right. Audio Jungle. Natin. May tornilyo ba to? Check natin yung may mga tornilyo sa gilid. Wala. So mukhang de-clip lang tong mga to. So meron siyang shortcut dito. So forward and back. Ito yung silbi nito. Ngayon lang tayo magre-repair nito. Galing sa ating subscriber. Check natin kung mare-repair pa natin to. So dito nyo kakalasin siya. So de-clip lang to. Ayan, ganyan lang. O dito, mukhang may tornilyo siya dito. Nagtatago. Mukhang lang dito ang kanyang hidden tornilyo. So, check natin kung may tornilyo ito. Ayun, nagtatago yung kanyang tornilyo sa ano, gilid. Yung. So yung kanyang supply ay good. So hindi na natin checkin yung bali apat na colors to, yung wire na ito. Kung mapapansin nyo, meron siyang green, red, white and blue, no? So yung kanyang green ay negative at yung positive niya ay pula. Ito kanyang baligtad ang kulay nito. So yung kanyang pula ay di negative yung pula at di positive yung kulay green. So yung kanyang B plus or yung kanyang 5 volts ay nasa color white, no, magkakaiba, at yung ground niya ay kulay blue. Alright, so check natin yung kanyang supply sa ating multimeter tester. Check natin kung ano ang kanyang problem at kung kaya ba siyang solusyonan ng ating tester. So itong tester na to ay galing kay Sir Leo Leo. Hindi ito nagsisinungaling. Yun mga master. So salpak natin sa computer ating USB port. Yun nga, makikita nyo naman umiilaw siya. Pero nakakapagtaka, hindi niya binabasa, no? So check natin yung supply.
sa kanyang ground. So ito yung ground at B plus. 4.9 volts, good siya. Try natin yung D positive. Ayun, may problema sa kanyang D positive. D positive natin ay kulay green, medyo umi. Ayan. So ang gagawin natin sa mga ganitong trouble, no, kalimitan kasi nasisira dito yung mga wire, lalo na pagka nilikuliko. Alright. So, gawin natin, i-cut natin siya. Yan. Cut natin. Dito natin siya i-cut. Alright. So, para hindi kayo malito, mga master, sundan nyo na lang yung kulay bago nyo tanggalin tong mga kulay-kulay na to. Isa-isa nyo na lang palitan para hindi kayo malito. Or picturean nyo siya para hindi kayo malito. No? So, check natin. Right. So ang ginawa natin, kinat natin siya, no. So unahin natin yung kanyang kulay green, sunod red. And green, red, white, and blue. Right. So sana mag-success ulit tayo dito para hindi tayo mapaya sa ating subscriber. So unahin natin si red color. Ah, si green pala, si green. So, unahin natin yung green. Ang green natin ay ground. So, ang technique para mabilis kayo maghinang, no? Ah, hinangan nyo na kagad ng tingga yung wire para hindi na kayo mahirapan magpasok. Sunod natin red. White and blue. Alright, so unahin natin yung green. Yan. Yung green, red. Right. Green, red tayo muna, mga master. Hindi kayo malito. So green and red. Ayan. Si green ay nasa D negative ang ating pula. Kung tawagin siya, kaya siya D ay negative data and positive data yung ating kulay green, no? Kaya siya D negative and D positive data yan, mga master, yung ating D negative and D positive. Tapos ito na mga dalawa ay kanyang B plus at ang kanyang ground. So ang supply ng B plus ay positive 5 volts and negative ground. Right. So positive yung ating white and ground ay ating blue. No? Medyo iba yung color coding nitong mouse na to. Ayan, kung mapapansin niyo, oh. Positive yung kanyang white and negative ang ating ground. Right. Shoot mo. Right. Yun. So iwasan yung magdikit yan pagdating sa positive at sa negative. Dahil may tendency masibak ang ating 5 volt supply sa laptop. No? Right, so dikit na siya. So let's check it out kung okay na ba do. Try. We will try ulit. So salamat sa mga nanood sa aking vlog na Bluetooth mouse
na Englishero, master. Tingnan natin ngayon kung magwawagi ulit tayo dito. Yo. Let's try and check this. Muna natin kung uubra. Mali tayo ng pasok. Oop. Yan, dapat pala dito siya. Kasi may scroll. Pasok natin itong scroll. Yun. Alright. So, tingnan natin kung sasang-ayon ba sa atin ang ating. So, nakabit na natin. Check muna natin sa PC. So, let's check. Kung uubra na ba. Salpak natin ang ating USB. Tingnan natin kung gagalaw na siya. Kung babasahin na ba ang ating Bluetooth. Bluetooth. Ating mouse. Yun, wala pa rin. So, ibig sabihin, may putol din tayo dito sa kabila. No? Yun. Wala. Natin ulit. Alright. Wala. Walang left and right. Walang click. Yun. Meron na siyang ano. Meron siyang right. Binabasa. Kasi being good. Left. Met wala siyang mouse. Ah, wala tayong sensor pala. Kaya naman pala eh. Wala tayo. Hindi ko nakabit to. Sorry. So, hindi ko pala nakabit. Mukhang ayos na yung mouse pala. So, kailangan to para sa ating sensor. Kalimutan ikabit ni Master. Check natin. Ayun. Ayan, mga Master. Good na pala. No? Ayun. Refresh. Alright. Yun. Okay na siya. Okay. Naayos na naman natin yung mouse. No? Alright. So, left click. Nice one. And let's check the scroll. Let's go to YouTube. Tingnan natin kung okay na ba yung ating scroll din. So, ito yung scroll natin. Ayan, ito yung scroll. Yan. Wait. Bagal ng laptop ko na. Mukhang puno ka na ng files. So, type natin si YouTube. Alright. Yun, left click. And right click. I-scroll natin. Check natin yung scroll. Yung scroll. Ayan. Yun, nag-scroll na siya. Good. Yun, okay na mga master, no? Nag-scroll naman. So, kaya hindi siya nag... nung pag-testing natin, hindi natin nakabit kasi yung ating sensor dito. Ito. So, hindi natin to nakabit para sa sensor. Kaya hindi natin na-testing agad. Alright. So, okay naman. So far, so good. As you can see, no? Problem ay nandito sa ating dulo. No? So, ganun lang. Huwag nyo itapon yung mga mouse nyo, mga master. Okay pa yan. Dito lang siya na, ano, medyo may presyo din tong... in-play na to, ha. So, may presyo din to, kaya pinagawa pa sa atin ng ating subscriber, no? So, sana meron kayo natutunan sa ating vlog for today na kahit na simple, eh, mapapakinabangan, no? So, simbolin ko na siya. So, kailangan nakapasok yung lock nito dito. Ibabalik nyo para smooth pa rin yung paglaro ng mga yun. Alright. Good. So, tornillo. Okay ba? Okay. Balik na natin siya sa dati.
Ayun, okay na, mga master. Alright. Good. So, ang bilis ng response niya, mga master. Oh. So, nakabit na kaagad natin. No? Galing. Right click, refresh, left click. Okay, good. So far, so good. Toto, back. Try natin sa YouTube. Bagal lang aking yun, bumalik siya. So, ito yung back. Yung left. Yung nasa baba. Ito yung back. Yan. Pag pinindot mo siya, magbaback. Yun, kaso mabagal yung aking laptop. Alright, so, kung nagustuhan mo itong ginawa natin, mga master, please comment down below. At kung bago ka lang sa YouTube channel, please don't forget to subscribe, like and share, and hit my notification bell. Maraming salamat sa inyo lahat, mga master. Good night and peace out.